Mainit na balita, PVL Invitational Conference pinag-uusapan agad. Kurashiki ablaze ng Japan. Confirm, babalik at didefend ang kanilang pagiging defending champion. Asaka Tamaro, maglalaro ba kaya ulit ating pag-usapan? Invitational Conference, agad-agad magaganap pagkatapos ng Reinforced Conference. Anong buwan ito ating pag-usapan? Question ng fans, maglalaro nga ba ang mga import sa Invitational Conference? Lahat ng team kaya ang makapaglalaro? Kailan mag-uumpisa? Game result ng NU versus Japan Division 1 Club Team na Aranmari Yamagata. Ating ibibigay ang game result. Mr. Ramon Susara, PNVF President, naging President na ngayon ng AVC. Congratulations! Ngunit ang ibang fans ay talaga namang hindi sang-ayon. Bakit kaya? Dapat nga ba tayong magpasalamat at other PVL issue alas Pilipinas or variable related sa ating bansa? Lahat po natin pag-uusapan kayo before that, ay huwag niyo lang pong kalimutan mag-like, comment, subscribe, and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Guys, pa-subscribe naman, maraming salamat. Alam naman natin na hindi pa tapos ang Reinforced Conference 2024 dahil semifinals na bukas at malalaman na natin kung sino ang maghaharap sa Battle of Third at Final. Ngunit agad naman na pinag-uusapan ngayon ng fans sa social media ang next conference sa PVL, ito nga yung Invitational Conference. At maraming katanungan ang talagang nasa isip nila. Kung ano nga ba ang format, syempre ating ibibigay ang mga kasagutan, ngunit hindi pa ito kumpirmado, ngunit possible na mangyari. Sa ngayon nga ay nag-post na nga ang management ng One Sports at PVL at winelcome na nila ang Kurashiki ablaze para i-defend ang kanilang title sa pagiging defending champion last year sa Invitational Conference. Alam naman natin lahat na sa Division 3 ito ng Japan, ngunit napakalakas pa rin at tinalo ang Creamline. At mga may nagtatanong kung makapaglalaro nga ba si Tamaro dito sa kanyang dating team na Kurashiki ablaze. Ngunit alam naman natin na umalis na siya sa kanyang team kaya naging assistant coach siya dito sa Pinas sa isang team, kaya hindi na siya makapaglalaro kasama ng Kurashiki ablaze. At hindi lang yan, alam naman natin lahat na bawal pa siya maglaro sa ibang team, lalong-lalo pa hindi pa tapos ang conference na ito kung saan naglaro siya bilang import sa Sauce Coffee, kaya bawal pa talaga. Marami man ang nakamiss sa kanya, ngunit wala tayong magagawa. At sa mga magtatanong kung kasama nga ba ang mga import, especially sa top 4 teams na pasok sa semifinals sa kanilang pakikipaglaban sa Invitational Conference na paparating, sa tingin ko ay kasama pa sila o kasali pa at kasama ng import ang mga local players sa kanilang pakikipaglaban sa mga inimbitahang team. At sa tingin ko, isang short term lamang ang magiging Invitational Conference ngayon dahil ang mga team sa semifinals na 4 na team at 2 iimbitahan galing abroad ang magsasagupaan sa isang round robin na format, at ang mananalo o pipiliin again ang top 4 para sa Battle for Gold at Battle for Bronze. At marami nagsasabi ang isang inibita na team ay galing daw Thailand, at hindi pa kumpirmado kung anong team ito. Antay na lang po natin ang lahat ng confirmation galing sa management ng PVL. Kaya good luck na lamang. At congratulations nga pala sa bagong president ng AVC. Kung natatandaan natin, pangalawang Pinoy na ang naging president sa AVC simula noon, at ngayon nga ay si Ramon Susara ang na-elect na bagong president ng AVC. Maraming Pinoy ang nabash na naman ito dahil hindi daw karapat-dapat dahil sa pamamahala niya sa PNVF sa ating bansa. Ngunit alam naman natin nag-i-improve na siya, especially may alas Pilipinas Invitational Conference na, at meron na talagang team ang volleyball na tinatawag na alas Pilipinas na noon pa na gusto nang mangyari ng mga fans. Bukod dito ay mas lalo magiging power ang Pilipinas sa darating ng mga AVC tournament. Lalong-lalo pa, Pinoy nga ang talagang president dito. Kaya congratulations sa iyo, Mr. Ramon Susara. Para sa akin, mas maganda ang kahihinatnan soon ng volleyball sa ating bansa dahil nakikita na nga natin na nag-i-effort na ang mga namamahala sa PNVF. At hindi lang yan, alam naman natin na may mga new recruit na Phil Am
para sa Alas Pilipinas Men's and Women's na lalong magpapalakas dito. Hindi kagaya ng dati na talaga namang walang-wala tayong team or national team na sulit talaga. Hindi kagaya ngayon na may Alas Pilipinas na. Marami nagsasabi o nababash noon na talagang iba-iba ang mga players ng national team kaya hindi na nanalo sa international league. Kaya ngayon ay natupad na ito. Kaya para sa akin, wag na po na muna nating i-bash itong si Mr. Ramon Susara. At talaga namang tignan na lang natin ang future volleyball sa ating bansa na unti-unti na talagang umaangat. Kaya good luck na lamang. Samantalang kanina nga ay natalo nga ang Paintmaster NU Philippines nang Aran Mari Yamagata in 3 straight sets sa mga scores na 16-25, 17-25 at 13-25. Alam naman nating lahat na mahirap talagang kalaban ang Aran Mari dahil nasa Division 1 ito na club team ng Japan. Alam naman natin na kahit ang Kurashiki Ablaze na nasa Division 3 champion ng Japan ay nahihirapan na ang Creamline, ito pa kayang Aran Mari na nasa Division 1. Kaya naman, expected matatalo ang NU dito, sa lakas ba naman? Kung ating pag-uusapan ang performance ng dalawang team, kitang-kita nga ang galawang Japan na napakabilis, opensa man at depensa, kitang-kitang hindi nahuhulugan ng bola. At kahit nga ang mga palo ni Solomon na malalakas ay talagang nare-receive o nadidig lamang ng Japan players na masasabi nga natin talaga pagdating sa depensa ang Japan ay mahirap pantayan. Ngunit nang gawa nga dito opensa-depensa si Michaela Belen na bumawi at nagpakitang gilas ngayon laban nga sa malakas na club team na Aran Mari. At sa ngayon nga ay talagang ligwak na sila sa 5th or 6th place. At ang paglalabanan na lang next game nila ay ang 7th and 8th place sa classification round. At antayin lang natin ang game schedule. At ang makakatapat nila dito kung sino ang mananalo sa laban ng King Will Taipei ng Chinese Taipei or di naman kay ng Henan ng China. Kaya syempre, i-good luck na lang po natin na hindi sila kulilat sa buong torneo ng VTV Cup 2024. Lalong-lalo pa nakita nga natin ang performance ni Solomon laban sa Aran Mari Yamagata na medyo off ang play niya. Sana makita natin siya maghalimaw laban nga dito sa 7th or 8th place sa classification round. Kaya good luck na lang. Samantalang excited na ba kayo sa magiging laban nga ng Alas Pilipinas Invitational Conference na magaganap sa 7-8 2024 sa September? Sa PhilSports Arena nga ito magaganap at syempre, men's and women's Aras Pilipinas ang makakaharap ng dalawang club team na malakas galing nga sa Japan. Nishida, present sa Osaka Bluton. Grabe ang lakas ng Japan. At Division 1 Spring Club Team ay talaga namang makakaharap naman ng Aras Pilipinas Women's. Especially walang ngayon ito nga si Giamar de Guzman. At baka maglaro na nga ang mga Phil-Am na recruit nila. At abang-abang na lang po tayo, Joshua Ibanez. Baka maging daw spikers. Feeling ko ay hindi siya gagawin spikers. Especially marami nga magagaling na opener or wing spikers sa Alas Pilipinas Men. At deserve niya naman maging libero. Titignan din natin ang balasa ngayon ni Coach De Brito kung sino-sino nga bang ipapasok sa first 6 o first 7 na magpapahirap sa club team ng Japan. Kaya abangan natin. Kaya guys, anong sa inyo? I-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.